Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba gumawa ng PowerPoint presentation gamit ang ating mobile cellphone. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So sa paggawa ng PowerPoint presentation gamit ang ating cellphone, ang una nating gagawin ay mag-download muna tayo ng WPS Office sa Play Store. Dito makikita natin meron ng 100 million plus downloads at napakadami na ang nagda-download ng application na ito. At dito naman sa reviews and comments ay halos mga positive feedbacks ang mababasa natin dito, so ibig sabihin maganda at epektibo ang application na ito. So ayan, after natin ma-install, i-open lang natin. After nito, i-click lang natin tong may plus sign na bilog, ito. At makikita ninyo dito na meron ditong pagpipilian, may documents, PowerPoint, Excel, PDF, text, scanner, folder, and upload. So kung gagawa kayo ng PowerPoint presentation, so ang pipindutin natin dito ay itong color orange. So ayan. After, makikita natin dito, meron ditong available na template or mga design na pwede ninyong ilagay or gamitin kung gagawa kayo ng presentation. Pero if ever wala dito ang gusto ninyong template at gusto pa ninyo ng ibang design, pwede kayong kumuha sa Google ng mga backgrounds na pwede ninyong gawin sa presentation ninyo. So halimbawa, gagawa ako ng dessert menu. So magda-download lang kayo ng mga dessert sa Google na pwede ninyong gawing background. So after, i-click lang natin tong blank ito. So ayan, makikita ninyo na plain lang ito at wala pa itong template. Wala pa itong background, so ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung picture na nakuha natin sa Google kanina, which is about sa dessert theme. So dito sa baba, may nakalagay dito na slide picture text box. So kung maglalagay kayo ng picture, pipindutin natin itong picture. So i-select lang natin yung picture na na-download natin kanina at i-crop lang natin. So ayan. After that, maglalagay tayo ng title sa background. I-click lang natin to text box. So ayan, maglalagay ako dito ng title, dessert menu. So kung gusto natin tong palakihin at liitan, gagawin lang natin ay i-double tap. At kapag naging blue na yung text, tsaka na natin pipindutin itong nasa baba na A minus kung paliliitin natin ito. At kung ito namang A plus kung gusto naman natin itong palakihin ang text. So kung gusto naman ninyong i-bold or kung gusto ninyong kumapal yung text, i-select all lang ninyo yung text at i-click lang itong letter B or bold na sign. So ayan. So dito naman tayo sa ating font style. I-click lang natin tong letter T or text na sign at namimili lang kayo ng font style na gusto ninyo. So makikita ninyo dito may mga gold na sign, ibig sabihin may bayad ito. So hahanap tayo ng mga font style na walang bayad or free lang. So ayan. After dito naman tayo sa text color. Pipindutin lang natin ditong letter A na may underline. Ito. I-select all lang natin ang text at namimili tayo dito ng color sa ating text.
So, ayan. Next naman, dito naman tayo sa alignment. Kung gusto ninyong nasa gitna siya, nasa gilid, sa right side or sa left side, mamimili lang kayo kung saan ninyo gustong i-position ang title. Next naman ay kung gusto ninyong mag-insert ng bullet, click lang natin to. Kung gusto naman ninyong mag-insert ng number, ito naman yung i-tap natin. So, ayan. Drag lang natin kung saan natin gustong ilagay ang title. After naman, kung gusto naman ninyong lagyan ng color ang background ng inyong title, pwede din i-click natin itong text box. So, ayan, may color blue, green, yellow, red, pwede ding wala lang. After naman, kung gusto naman ninyong mag-insert ng picture, i-click lang natin itong insert at mag-i-insert tayo ng picture dito. So, ayan, meron ditong mga shapes. Kung gusto ninyong may circles, triangles, etc. Then, tables. After naman, pwede natin tong lagyan ng transition. Meron ditong cut, fade, push, wipe, split, reveal, random bars, shape, and etc. Marami pa ditong magagandang transition. So, ayan, maglalagay lang tayo ng ating mga menu. So, i-click lang natin ulit itong text box. At, ayan, lalagyan lang natin dito yung mga gusto nating ilagay sa inyong PowerPoint presentation. So, ayan, lalagyan ko ito ng bullets. So, ayan, magta-type ako ng mga products ko. For example, ayan. So, ayan. Then, lalagyan ko ito ng color. Text color. So, ayan, mamimili lang kayo. After that, maglalagay ulit ako ng price sa aking dessert menu. So, ayan. At mamimili tayo ng text color at font style. So, ayan. So, ayan, kung gusto naman natin na maglagay ng another slides, pindutin naman natin itong plus sign, itong blank. Meron ditong mga pagpipilian na layout. Meron ditong title and content, section header. Kung header lang ang gusto nyong gawin, meron ding 2-column content at marami pang iba. So, i-click ko lang itong title and content. So, ayan. Ulitin nyo lang yung ginawa ninyo kanina. Pindot lang ulit kayo ng picture na background at i-crop lang ninyo. Then, click text box para makapag-add kayo ng text. Lagyan ninyo ng color text at font style. Pwede na natin itong i-save. Click lang natin itong done at pindutin natin itong katabi ng edit at i-save. So, ayan, sa i-back lang natin. At ayan na mga ka-okay. Kung makikita ninyo, nakasave na yung ating PowerPoint presentation. So, yan lang po ang mga paraan kung paano gumawa ng PowerPoint presentation gamit ang ating mobile cellphone. So, dyan na lang po nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!